Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga sila, nabait ka talaga. Bakit? Ano ba akala mo sa akin? Demonyo. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na nga ating pagkatutukan ngayong gabi sa Batang Quiapo. Labis naman na humanga itong si Madonna dito kay Tanggol. Sa kanyang mga naririnig mula dito kay Tanggol na kinakailangan nga daw nila ang kikitain dito sa kanilang negosyo ay ang kalahati nito ay ibibigay nila sa mga taga Quiapo. At dito na sinabi ng mga kaibigan dito ni Tanggol na tama nga ang kanyang desisyon. Dapat lamang natulungan nila ang mga taga Quiapo dahil alam nito na kung gaano kahirap ang mga taga Quiapo lalo na itong mga pamilya na iniwan nga ng mga kaibigan dito ni Tanggol noon dahil sila nga ay nakulong. At dahil dito, palihim naman na humahanga itong si Madonna at maya-maya nga. Dito naman na sinabi ni Madonna kay Tanggol na tama nga raw sila at mabait talaga to si Tanggol at may mabuting puso. At sumagot naman itong si Tanggol kay Madonna na ano bang akala mo sa akin, isang demonyo? At napangiti naman itong si Madonna sa mga sinasabi nga dito ni Tanggol. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagiging maganda ang samahan dito ni Rigor at dito ni Marites kahit siya nga ang pinili nito at pinaalis itong Selena. Dahil hindi pa nga daw ito sapat dahil nga sa mga kalukuhan na ginawa dito ni Rigor dahil mananatili pa rin na si Rigor ang ama sa dinadala nga dito ni Lena dahil wala pang alam itong si Rigor na hindi naman talaga totoong nagdadalang tao itong si Lena. Dahil niloloko lamang niya itong si Rigor upang mapilitan itong pakisamahan itong si Lena at itira sa kanilang tahanan. Subalit ngayon, kinatuwa naman dito ni Lena nang makita niya sa kabilang bahay ang pagtatalo dito ni Rigor at dito nga ni Marites dahil hindi pa rin sila nagiging maayos ang kanilang samahan at hindi pa rin pinapatulog ni Marites sa isang kwarto itong ang si Rigor. Dahil sa hindi umano, hindi pa rin nga napapatawa dito ni Marites itong si Rigor dahil sa laki nga ng pagkakasala nito dito nga kay Marites. Samantala, dito na sinabi naman ni Divina kay Tanggol na dapat lang na si Tanggol na daw ang tawaging boss ngayon dahil siya nga ang may kakayahan na magpakilos sa kanilang negosyo at nakapag-isip nito. At dito naman na natawa naman itong si Tanggol at dito na sinabi na hindi raw pwede dahil si Divina pa rin ang boss nito at wala na nga magawa pa itong si Tanggol dahil saludo din naman itong mga kaibigan ni Tanggol at dito na sinabi na tama lang naman na si Boss Tanggol na nga ang tawag nila sa kanya. Nanghihinayang naman itong si Premo dito nga sa grupo ni Tanggol at pati itong si Tanggol dahil itinuring na nga daw di umano ni Premo na isang anak itong si Tanggol at malas lang dahil hindi nga nila ito nakakasama dahil mas pinili nga dito ni Tanggol na samahan itong grupo ni Divina at makinig sa kanila. Sana lang balang araw ay hindi daw pagsisihan dito ni Tanggol ang kanyang desisyon. At dito na sinabi ni Premo, kina Amanda at Berting na dapat makuha daw nila itong mga ninakaw nila ni Locio ng mga armas at pera upang sa ganun makabili daw sila ng sapat na gagamitin at baril upang balikan nga ang sarili nilang gawain na mang hold up at saka magnakaw dahil walang-wala nga sila ngayon lalo pat nakikitira lamang sila dito nga sa bahay ni Berting. At dito naman na kinalungkot ni Berting na kung hindi daw dahil kay Tanggol ay hindi sana siya mapoporwisyo ng ganito. Dapat ay tumatakbo pa rin daw ang kanyang negosyo dahil sa sinabi ni Ben na maganda naman daw ang pwesto ng negosyo dito nga ni Berting. At sayang lang at ngayon ay hindi na nga nag-ooperate ito dahil nga sinisisi pa rin ni Berting itong ang si Tanggol. At kung sakaling hihingi man ang tulong itong si Tanggol muli dito kay Berting ay dito naman na sinabi ni Berting na hindi na nga daw niya tutulungan itong si Tanggol dahil nadala na nga daw siya lalo pa ngayon na iniwan na nga sila dito sa ere. At sana maisip-isip naman dito ni Tanggol ang kanilang samahan. At ganun din naman si Tanggol na ipaisip din dito na sana sayang lang dapat kasabay daw sana si Premo sa kanilang pagyaman ngayon. Subalit mas pinili nga ni Premo itong sina Amanda at kanyang mga kasamahan at tuluyan na ngang kumalas sa kanilang grupo. At dito naman na umaasa itong si Tanggol na sana balang araw kapag nagkita daw muli sila at mapatawad pa daw siya dito ni Primo. Ganon din naman ang naisip ni Primo na sana magkapatawaran pa nga sila dito ni Tanggol dahil sayang nga ang kanilang samahan.
At tila binabarabara naman ngayon ni Losyo itong si Mr. Wu, na hindi siya basta-basta ang kalabanin dahil ang lahat daw ng kanyang kinakalaban ay dito naman niya napatumba. At dito naman tila nasindak itong si Mr. Wu na nayayabangan siya dito nga kay Losyo. At ngayon dito sa mansyon ng mga Montenegro, napaisip na nga dito si Ramon na tila masama pa rin itong kutob nito dito nga kay David dahil sa hindi pa rin daw mararamdaman ni Ramon Montenegro na anak mo daw na talaga itong si David. Dahil wala daw sa mga Montenegro ang mga ikinilos ngayon ni David. Lalo pat hindi nga mahagilap ngayon ni Ramon kung nasaan na nga itong si David. Kaya magugulat itong si Olga nang may taong tumawag sa kanya at nagpapakilala na siya nga si Severino. At dahil alam na nga ni Severino na itong si David ay nagpapanggap lamang bilang anak dito ni Ramon Montenegro. Kaya magkakaalaman na nga yan sa mga susunod na episode dito lamang yan sa Batang Quiapo. At kung ikaw ay fanatics dito sa Batang Quiapo, pakilike ang video na ito at huwag mo na rin kalimutan i-subscribe at i-share ang aking channel. Yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Paalam!